Engine start. Hello guys, welcome back to my channel. So ituturo ko ngayon at ipapakita ko kung paano i-test kung grounded yung sasakyan. So meron tayong multi-tester na affordable, so pwede nyong gamitin ito para makita natin kung meron bang voltage pag naka-off yung susi or nagde-drain yung battery. So isisit lang natin sa 10 amperes. So para masukat yung kuryente. So maliit na boltahe, mga 3 volts kaya niyang sukatin or 0.90 volts. Dito yung 10 amperes. Ayan. So meron tayong COM, yung ground. Diyan, okay? Nalagay na natin yung kulay pula dun sa cable na sa negative. Yung kulay itim na multi-tester dun sa terminal. Ayan, mataas. Mataas yung kuryenteng nababasa. Kasi po, kailangan natin isarado yung mga pintuan para hindi gumana yung switch ng door. Ano? So ang gagawin natin, isasara natin yung pintuan. Or pwedeng lagyan ng clamp yung switch. So isasara natin lahat. Yan, okay? Nasara na natin. Ayan, nandito na tayo. So ititest natin 'yan. Ilalagay ko li, ididikit ko li dun sa terminal. Okay, ayan, di ba? Meron tayong 0.01. Mababa. Okay, mababa yung volts. Ibig sabihin, hindi siya nagde-drain ng battery ng voltage. Ayan, di ba? 0.01. Mababang boltahe. Ayan, pag lumagpas yun ng 0.3 or 0.5, may grounded na po yung sasakyan nyo. 0.4, may grounded na po yan. So ang gagawin natin, nuhugutin natin isa-isa yung fuse. Pag nagbago, pag may mataas na boltahe, yun yung grounded na linya. Okay? So ganun lang po yung pag-testing. Okay? So, ang paghanap ng grounded, napakadali lang. Pag mayroon tayong gamit, mas maganda multi-tester or test light. So para sa akin, multi-tester para masukat yung kuryente. Ayan, di ba? So ang sunod natin, titingnan yung terminal kung may dumi or corroded, may kalawang. So dapat walang kalawang yan para hindi mag-loss yung kuryente. So mag-charge ng maayos. So ang sunod, i-check natin yung alternator easy current leg test or iloload natin yung buong lighting system. I-on natin yan pati aircon, saka i-test natin ng charging system at yung leg test, yung kuryente. Kung meron bang kuryenteng doon sa diode or sa mga windings, kung may grounded yun, madidetect natin kasi gamit yung voltage. So ititest natin ng tester. So gagamitin natin 20 volts para masukat yung kuryente. Okay? Sisilik natin sa 20 volts kasi kanina nagka 10 amperes. So ilalagay natin sa 20 volts DC, DC current. So sasakyan, DC current yung gamit sa battery, hindi AC. So ang AC nasa alternator, doon yung ground sa kulay itim. Tapos yung positive doon sa diode, sa rectifier doon sa papunta ng battery. Okay, nag-charge. So wala siyang AC current leak. Okay, ganun lang yung pag-test. So naka-on yung mga ilaw niyan. So thank you for watching. Sana ay manatutunan kayo. And subscribe for more videos.